Si Lydia ay isang mahinhin at magandang dalaga, tahimik at malumanay kapag nagsalita. Siya ay 23 anyos at nag-iisang anak ng mag-asawang Asuncion at Pablo Cabading. Si Pablo na kanyang ama ay isang pulis Maynila. Matapang ito, istrikto, mapanguri at ubod ng arugante. Siguro'y dahil laging nakasukbit ang baril at maraming koneksyon sa politiko, kaya ito ganun umasta. Ang boses ni Pablo ang nag-iisang batas sa bahay nila. Isang tawag lang nito sa asawang si Asuncion ay talagang naroon agad ito. Si Asuncion ay tahimik at napakadebotong asawa. Mahahalata ang takot nito, marinig lang ang boses ni Pablo. Ang pamilya ay may isang batang lalaking ampon na ang pangalan ay Eduardo. Si Lydia ay estudyante ng medisina at intern sa Santo Tomas University nang makilala niya si Leonardo Quitangon, 35 anyos at isang propesor ng medisina sa nasabi ding paaralan. Si Pablo, tulad ng maraming ama, ay napaka-protective sa kanyang anak na si Lydia. Walang makaakyat ng ligaw sa dalaga dahil tinatakot nito at binagbabantaan ang sino mang lalaki na nagkakagusto sa kanyang anak. At para makasigurong walang makakalusot na maniligaw, talagang hatid at sundo pa rin niya ito sa paaralan kahit nasa kolehiyo na. Pero hindi nagtagal kahit paano pinayagan niyang ligawan si Lydia ni Leonardo o Narding kung tawagin. Marahil ay nakita nito na hindi din naman kahiyahiya ang kalagayan ni Narding sa buhay. Nagtapos ito ng medisina at isa ng profesor. Mabait si Narding at laging nakaalalay sa pag-aaral ni Lydia. At kahit mahirap pakibagayan ang kanyang ama, ay nagpursige ito sa panliligaw sa kanya hanggang sa makuha ang kanyang matamis na oo. Napakasaya ni Narding nang mangyari yon. Pero kung mahigpit si Pablo nung nanliligaw pa siya kay Lydia, mas mahigpit siya ngayon na nobya niya ito. Nasa edad na si Lydia at magkasintahan na sila, pero hindi sila nito binibigyan ng pagkakataon na makapag-usap ng solo. Lagi itong nakabantay at nakamasid sa kanila. Kahit sa kanilang panonood ng sine, ay sumasama ito at umiinit pa ang ulo kapag hindi siya nakaupo sa una ng kotse. Kakatuwa ang sobrang kahigpitan ni Pablo. Parang hindi na tama. Hindi na normal. Nang makapasa si Lydia sa board exam, nagdesisyon sila ni Narding na lumagay na sa tahimik. Ipinagtapat ng magnobyo kay Pablo ang kanilang balak. Noong una ay tutol ito, pero sa kakapakiusap ni Lydia sa ama ay pumayag na rin ito na magpakasal sila ni Narding. Pero may mga kondisyon si Pablo. Hindi sila pwedeng bumukod. Ipinatayo niya ang bahay nila para kay Lydia, kaya nararapat lamang na doon sila tumira. Pangalawa, dapat din na magarbo ang kasalan dahil may mga matataas na tao siyang imbitado at dapat magbaya din siya ng 5,000 dowry. Sumang-ayon naman si Narding sa lahat ng gusto ng magiging biyanan, pati na ang engrading kasalan. Pero inamin niya dito na baka mahirapan na siyang makalikom ng halagang 5,000. Pero pinanindigan ni Pablo ang kanyang hiling dahil kung hindi, walang kasalang magaganap. Walang nagawa si Narding kundi gawin ang lahat ng makakaya para makaipon ng 5,000. Nagtrabaho siya ng gusto at ng utang pero umabot lang sa 3,000 ang kanyang nalikom. Sa huli, sa kakapakiusap ng magnobyo, tinanggap na rin ni Pablo ang halagang 3,000 dowry. At sa wakas, dumating na rin ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Noong September 1960, ikinasal na si Lydia at Narding sa Manila Cathedral. At tulad ng nais ni Pablo, en grande ang naging kasalan na kanyang unika iha. At talaga namang bigatin ang kanyang mga kinuhang sponsor. Kabilang ang nooy President Ferdinand Marcos at ang misis ng dating gobernador ng Cavite na si Delphine Montano. Pero ang dapat sana'y gabi ng pulot gata ng bagong mag-asawa ay naging bangungot dahil hindi sila pinayagan ni Pablo na matulog sa iisang kwarto. Pinatulog niya si Lydia sa kwarto kasama ng kanyang ina. Hindi makapaniwala si Narding. Ito na rin ang naging simula ng miserableng buhay niya kasama ang pinaka-imposibleng biyanan sa buong mundo.
Para siyang nakatungtong sa numero sa bahay na yun. At kahit kasal na sila ni Lydia, parang lagi nitong hinahadlangan na makapag-usap sila ng sarilinan. Hindi sila pwedeng magpagabi at kung saan-saan pumunta dahil meron silang curfew sa bahay. Kapag inabutan sila ng curfew, hindi na sila makakapasok. Nakalak na ang gate, ang pinto at ang mga bintana. May isang pagkakataon nga na ginabi si Narding dahil tumirik ang kanyang sasakyan sa daan. Kaya dumiretso siya sa bahay ng kanyang mga magulang sa Santa Mesa, Maynila at sinabing doon siya matutulog. Sinabi niya sa magulang at kapatid na lalaking si Jean na hindi na siya papapasukin ng kanyang biyanan sa bahay nila dahil lampas na siya sa curfew. Gulat na gulat ang kanyang pamilya sa kanyang sinabi. Talaga nga palang napakakitid ng utak ng kanyang biyanang lalaki. Sinamahan ni Jean ang kanyang kuya Narding sa bahay ng mga ito sa Sapote at doon mismo ay namalas ni Jean na totoo nga ang sinasabi ng kanyang kuya sa kanila. Nakita niya ang pag-aatubling katok ng kanyang kuya sa gate. Ilang minuto itong nakikiusap na pagbuksan siya pero walang sino man ang lumabas para pagbuksan ito. Hanggang sa inabot na sila doon ng mahigit 10 minuto, patuloy pa rin sa pagkatok ang kanyang kuya. Noon pa lang sila nilabas ni Pablo para sabihin bumalik na lang ito uli bukas kapag araw na. Dahil kung gabi, baka hindi na naman siya makapasok. Kinabukasan, nang umuwi si Narding sa bahay ng biyanan, binati siya nito na parang nang-aasar. Meron pang isang insidente na talagang nakakagalit na ginawa ni Pablo. Ito ay nang manumpa si Lydia bilang isang doktor. Magbibis na sana silang mag-asawa para sa oath-taking ng araw na yon. Pero tahas ang sinabi ni Pablo kay Narding na hindi siya pwedeng sumama sa kanila sa seremonya. Silang dalawa lang ng kanyang asawang si Asuncion ang dapat na nandoon dahil wala naman siyang naging ambag sa pag-aaral ni Lydia. Sila lang mag-asawa ang may karapatang magdiwang sa tagumpay ng kanilang anak. Parang binuhusan si Narding ng malamig na tubig sa narinig at walang nagawa kundi intayin na lang ang pagbabalik ng asawa mula sa oath-taking para batiin ito. Dito na niya napag-isip-isip na dapat na silang bumukod ng asawang si Lydia. Ganon din naman ang gusto nito matagal na, pero napakalaki ng takot nito sa kanyang ama. Takot din si Narding, pero kailangan na niyang magpakalalaki at gawin ang tama para sa kanilang mag-asawa. Kinausap ni Narding ang biyanan at nagpaalam na gusto na nilang bumukod ng bahay ni Lydia. Hindi ito nagustuhan ni Pablo at sinabi ng diretso sa kanya na sa oras na magtangka siyang sumama sa iyo, gagamitin ko ito na ang tinutukoy ay ang kanyang baril. Ngayon ay talagang napagtantunan ni Narding na kakaibang nila lang ang kanyang biyanan. Matapos ang 2 buwan na pamamalagi sa bahay ni Pablo, umalis na si Narding. Hindi na siya makakatagal sa bahay na yun. Ang akala niya, mabubuhay silang maligaya ni Lydia. Hindi pala, para silang mga bihag ni Pablo. Wala silang anumang karapatan sa bahay na yun. Mabigat man ang loob, umalis siyang hindi kasama ang asawa. Ilang buwan pa ang lumipas mula nang umalis ni Narding sa bahay ng kanyang biyanan. Pero sa tuwing dadalawin niya ang kanyang asawa para kumustahin, ay hindi siya pinatutuloy ni Pablo sa bahay nila at binawalan din ito si Lydia na kausapin siya. Maging ang mga magulang ni Narding ay pumagitna na rin at nakiusap sa kanilang balae na ayusin ang problema pero wala ding nangyari. Nagpatuloy ang pagdaan ng mga araw at buwan at unti-unti lumalaki na ang tiyan ni Lydia. Hindi siya sigurado kung kay Narding ang dinadala dahil ginagalaw din siya ni Pablo. Ngayong buntis na siya, wala siyang hangad kundi ang makaalis sa lugar na yun. Malayo sa kasamaan ng kanyang ama. Tinawagan ni Lydia ang kanyang asawa noong umagang yun at sinabing gusto na niyang tumakas sa bahay nila at sumama dito. Nagkasundo sila na magtagpo sa simbahan. Isinama ni Lydia si Eduardo para may dahilan siya na makalabas ng bahay. Sinundo siya doon ni Narding at muling inihatid ang bata sa Sapote sa harap ng kanilang tarangkahan. At dumiretso na silang mag-asawa sa isa pang bahay ng pamilya ni Narding na nasa Maragondon, Cavite. Noong umaga ding yon nang matunugan ni Pablo na nawawala si Lydia, sumugod agad ito sa bahay ng kanyang mga balae sa Santa Mesa
sukbit ang isang submachine gun at itinutok ito kay Jean at sinabing, "Ilabas niyo ngayon din ang anak ko dahil kung hindi, magkakamatay tayong lahat dito." Bagamat takot, kalmadong pinakiusapan ni Jean ang biyana ng kapatid na huminahon at pag-usapan ng problema sa loob ng bahay nila para naman hindi sila makagambala sa ibang mga kapitbahay. Matapos marinig ang pakiusap ni Jean, ibinaba ni Pablo ang kanyang armas at sinabing, "Maghihintay ako hanggang alas 12 ng gabi para ilabas niyo si Lydia at pauwiin sa bahay. Dahil kung hindi, humingi na kayo ng saklolo sa mga pulis." Sabay talikod na sabi nito. Iniisip ni Jean kung ano ba ang mainam niyang gawin, kung pupunta ba siya sa mga pulis dahil sa pagbabantang ginawa ni Pablo o sadyain na lang uli niya ito sa bahay nila para muli itong pakiusapan. Pinili niya ang huli. Nilakasan niya ang loob at pumunta sa bahay nila at sinabi dito na ipararating niya kay Lydia ang gusto niyang mangyari. Pero sila pa rin ang masusunod kung anuman ang kanilang pasya. Sa kabutihang palad, pumayag si Pablo at tinanggap ang kanyang mga paliwanag. Nang mga dumaang araw, simula nung lumaya si Lydia sa bahay nila sa Sapote, nakita ni Jean na nagmamanman si Pablo sa bahay nila, paikot sa kanilang lugar, sakay ng taxi. Marahil ay nagbabaka sakali ito na makita si Lydia. Samantala, hirap namang makakita si Nadine at Lydia ng trabaho sa Cavite. Kaya napilitan silang mag-asawa na bumalik ng Maynila dahil nandun ang maraming trabaho at magrenta na lang ng apartment. Pero simula nang bumalik sila sa Maynila, hindi nawawala ang kanilang takot at kaba na matunugan ni Pablo na nakabalik na uli sila ng syudad at kung anong gawin nito sa oras na matsyempuhan sila sa karsada. Nakarating sa mga magulang ni Nadine ang kanilang problema. At para mapayapa ang mag-asawa, nag-usap-usap silang mag-aama, si Nadine at ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na sina Jean at Nonilo para humanap ng solusyon. Napagkasunduan nila, napapag-usapin ang kanilang ama at si Pablo, balae sa balae. Pumayag naman si Pablo at naganap ang kanilang pag-uusap sa bahay ng mga ito sa Sapote. Naging maayos naman ang kinahinatnan ng pag-uusap. Tinanggap na rin ito ang desisyon ni Lydia na umalis na sa kanyang bahay at bumukod na silang mag-asawa. Inimbitahan nila si Pablo na sumama sa kanila sa Santa Mesa para magkita-kita sila ng kanyang anak at ng kanyang manukang. Masayang-masaya si Pablo, ngayon lang uli niya nakita si Lydia simula nang umalis ito sa bahay nila. Sinabi pa nito sa anak na hindi naman niya kailangang tumakas dahil papayagan naman niya itong sumama sa kanyang asawa. Ngayon ay nalutas na rin sa wakas ang kanilang napakalaking problema. Malaya nang makapagsasama ang mag-asawa, wala nang gulo, para silang nabunutan ng tinik. Lahat ay masaya, lalo na nang ulitin-uling i-announce ni Pablo ang kanyang pagpayag. Sa sobrang saya ni Jean para sa kapatid, inimbitahan niya ang lahat na mag-celebrate sa Max's Restaurant, kasama na rin ang dalawang kasambahay ng pamilya Kabading. Kinabukasan, matapos ang selebrasyon, tumawag si Pablo sa telepono sa bahay ng mga Kitangon at ipinasasabi kay Lydia na may sakit ang kanyang ina at nakikiusap kung maaring bisitahin niya ito. Pumunta naman agad ang mag-asawa sa bahay nila sa Sapote. Pero nang dumating sila doon, napansin nila na parang wala namang sakit si Asuncion. Kaya hindi na sila nagtagal sa bahay at umalis na dahil may klase pa rin si Nadine. Pero hindi pa nagtatanghali, ay muling tumawag si Pablo at sinabi namang ayaw kumain ng kanyang asawa at pinipilit si Lydia na umuwi doon sa bahay nila para alagaan ang ina. Inihatid si Lydia ng kanyang dalawang bayaw na sina Jean at Nonilo dahil nasa trabaho pa si Nadine para matulungan nila ito na maghakot ng kanyang mga gamit para dalhin sa kanilang bagong nilipatang apartment. Pero nang makarating sila doon, mukha naman talagang walang sakit si Asuncion. Nagtutulog-tulugan pa nga yata ito sa pagkakahiga sa sofa. Alam ni Lydia na pinaaarte lang ng kanyang ama ang ina para mapilitan siyang pumunta doon. Naiinis siyang tumalikod at umakyat sa kanyang kwarto para kuhanin ang kanyang mga naiwang gamit. Agad siyang sinundan ng kanyang ina sa itaas habang si Pablo naman ay kausap ang magkapatid na Jean at Nonilo. Kung dati pumayag na ito na umalis si Lydia sa kanyang poder, ngayon ay nagbago na ang tono nito.
hindi na siya payag. Ayon kay Pablo, ipinagawa nila ang bahay nila para kay Lydia bilang siya ang kanilang nag-iisang anak. Sila na lang mag-asawa ang aalis para silang dalawa ni Nardine ang tumira kung ayaw nilang magkakasama sila. Pero nanindigan si Jean sa gusto ni Lydia at ng kanyang kuya na hindi na sila titira doon. Nang bigla na lang silang nakarinig ng mga ingay at mga kumusyon mula sa kwarto ni Lydia. Nagmamadaling umakyat si Pablo sa itaas para alamin kung ano ang nangyayari. Sa hindi malamang dahilan, bumaba si Lydia at ang kanyang ama. May hawak itong krusipiho at sinabi sa dalawang bayaw na umuwi na at sabihin sa kanyang asawa na sunduin na lamang siya paglabas nito sa trabaho. Nang makauwi, agad nilang tinawagan si Nardine at ikinuwento ang nangyari. Sa takot na baka saktan ng biyanan ang kanyang asawa, agad itong dumiretso sa bahay ng mga ito kasama ang kapatid na si Nonilo. Hindi na kasi makasama sa kanya si Jean dahil may kompromiso ito nung araw na yon. Nang makarating sila sa bahay, hinarap sila ni Pablo at sinabing nasa itaas si Lydia sa kwarto nito. Umakyat si Nardine habang naiwan si Nonilo na kausap ni Pablo. Ilang minuto pa ang lumipas nang makarinig naman sila ng malakas na sigawan. Inakyat sila ni Pablo sa kwarto ni Lydia at isinara ang pinto. Doon na nakarinig si Nonilo ng apat na sunod-sunod na putok ng baril. Sa takot nito, nagkukumahog itong tumakbo palabas ng bahay at tinawagan ang kapatid na si Jean. Nang malaman nito ang nangyari, ikinansel nito ang lakad at tumawag ng pulis patungo sa bahay ng mga kabading. Tumambad sa mga otoridad ang mga kalat ng dugo sa buong kwarto ni Lydia. Si Asuncion ay may tama sa dibdib pero humihinga pa. Katabi niya si Lydia na wala ng buhay. Nasa ibabaw siya ng kanyang asawang si Nardine na patay na rin. May mga yakap-yakap pa si Lydia na bunto ng damit habang si Nardine naman ay may mga hawak na mga hanger nang makita ng mga otoridad. Si Pablo naman ay nasa ibabaw ng kama ni Lydia, pantay na din ang dalawang paa. Lumalabas na tinapos nito ang sariling buhay. Ang teorya ng mga pulis, binaril ni Pablo si Lydia habang iniyaharang nito ang sarili para proteksyonan ang kanyang asawa. Si Asuncion naman ay pinoprotektahan ng anak na si Lydia kaya ito nabaril.